malapit na ang araw ng mga dates! Kaya usong-uso na ang mga paramdam! Ghosting season na! Isa-isa na nga hindi nagre-reply mga kachat ko! Kala mo naman yummy? Sa episode natin today, Ses, puro paramdam at nagpaparamdam ang bida! Ilabas na ang listahan! Top 10! Ikalawang gold ni Hydelyn Diaz, nagparamdam na! What? May Olympics ulit? Agad-agad? Hindi! Gold ring naman ngayon ang meron si Hydelyn! Engaged na sila ni Coach Julius Naranjo! Oh! She's so happy! And Hydelyn can't hide it! Oh, asan na mga buzzers to ni Hydelyn? Ha? Maloka kayo sa inggit! Charot! Panalong-panalo talaga ang 2021 ni Hydelyn. Inulan man siya ng halo-halong comments ng netizens, I die! Wala siyang keber sa inyo. Masyado siyang masaya para magpa-apekto sa mga kuda ng mga Marites. Yan din ang say ng top 9 natin! Bahala kayong lahat dyan! Mawawala at babalik ako pag gusto ko! Yen Santos, muling nagparamdam sa social media! Matapos ngang putaktihin ng chismis at batiko si Yen, eh bigla na lang siyang nag-goodbye sa social media. Walang paramdam, walang pasintabi! As in, delete all! Eme! Hala! Narinig na siguro sa mga tao! Diyos ko, people of all ages! May sinasabi tungkol sa kanya! Pero after niyang mawala na parang bula, bigla na lang din siyang lumitaw, girl! Biglang nag-post ng My Day niya ng picture showing her support for VP Lenny Robredo! Si Madam Lenny lang pala ang makapagpapabalik sa kanya sa social media world! Pero kahit ganun, sis, no comment pa rin siya sa mga issue na binato sa kanya! Kaloka! Alam mo, minsan, okay din yun, no? Bawa stress. Binabaliw mo lang yung mga tao sa kung anong totoo. Bahala kayong mag-isip kung ano talagang nangyari. Ganun! Tawid na sa fit na fit ang team ng Brina Pictorial nila Ellen at Derek sa kanila! Very sexy! Paramdam na nga ito nung nalalapit nilang kasalan! Ay, girl, kung ganyan ka naman talaga ka-sexy, aba, girl, flaunt it! Ha! Correct, Mars! Ako pa, mysterious pa talaga ang dalawang sa details ng wedding! Pero one thing's for sure, tuloy ang kasalan! Pasok! Top 7! Ang paramdam na hindi maipaliwanag! Lassie, may naramdaman sa sexy scene nila ni Kit! Hala, Mars! Ako rin may nararamdaman! Selos! Ay, nunahan mo pa ako, Lassie! Girl, sabi talaga ni Lassie, natakot pa nga raw siya nung una, baka daw jombagin siya ni Kit! Gusto ko sumabog, magsabi ng mga masamang mga words. Pero dahil work is work, push sa eksena! Huy! Ano ba kasing ginawa nila doon sa eksena? Kailangan daw kasi sa eksena na i-taste nila siyang dibdib ni Kit, Moms! May naramdaman nga raw siya! Natakot pero dahil game si Kit, feeling niya naka-jackpot daw siya! Kaloka! Hoy! May na-feel din daw siyang iba pa, Ses! Parang ano raw? Malaki! Hoy! Rated SPG! Ano ba? Ang last one ng brain, ha? Na-feel niya ang malaki pa sa salamat dahil kasama siya sa movie! Ikaw talaga, Mars! Ang hirap ng ganyang paramdam! Nakakapahamak! O siya, dito na lang tayo sa Top 6! Pia Moran, nagpaparamdam kay Coco Martin na maging bahagi ng ang probinsyano! Knows naman nating lahat na pinupush ni Coco Martin na mabigyan ng second chance sa aktingan ang ilang mga inactive actors through casting them sa ang probinsyano! Kaya nga, isa sa mga gusto magpabalik sa pag-arte ay si Pia Moran! Ang original Miss Body Language! Miss na miss na raw niya kasi ang showbiz, kaya kung may chance, gusto na niyang bumalik sa trabaho. Kaya Kuya Coco, what you think? Yeah, ay, Ses! Bukod kay Miss Pia Moran, isa pang dating actor ang gustong magbalik sa trabaho! John Wayne Says, balik acting na! Ay, good news naman yan! Crush ko yan ng bata ako eh! Saan kaya natin siya mapapanood? Naku, Ses! Wala pa rin akong idea eh! Malay mo, sa probinsyano rin! Ayan! Ang
nagpaparamdam na hindi ko gustong maramdaman. Pasok! Top 4! Andrea Brillantes, lapitin ng multo. Oh, no. Sa recent interview ni Andrea with Tito Boy, na-share ng young actress na nagka-COVID nga siya. Kaya medyo matagal din siyang napag-isa. Chika ng dalaga, kira naman niya ang alone time sa umaga, pero pagtugtong ng gabi, naluloka na siya. May insomnia raw kasi siya, kaya hirap siyang matulog. Tapos lapitin pa nga siya ng mga momo, girl. Kaya paano ka nga naman makakatulog ng ganun, Diyos curse. Hala! Girl, huwag ka mangamba! Mag-pray ka lang kay bro! It's scary! Nandiyan ka ba talaga? Naririnig yung ako. Move on sa Top 3. Dennis, namanhikan na sa pamilya ni Jenny Lynn? After kumalat na chika na buntis si Jenny Lynn, isa na namang ganap ang gustong na-confirm ng madla! Totoo kayang namanhikan na si Dennis sa pamilya ni Jenny Lynn? Mukhang may nagpaparamdam na may new baby alert at kasalan soon, ha? Huh? Ayan! Tahimik kasi sa isyu ang dalawa! Kaya alam mo na, silence means yes lagi para sa mga paninay! Dito naman tayo sa Top 2! Two hot couples alert! Trending ang pictures ng magjowang sina Barbie at Diego at mag-asawang Sarah at Richard! Oh la la! Ulam na ulam! Kaya na lang ang ulam! Gabi! Patok na patok sa social media ngayon ang topless photo ni Diego habang photobomber naman ang GF na si Barbie! True naman ang comment ng ibang fans. Ang swerte mo talaga, Barbie, ha? Libreng pandesal! Parang movie lang ang peg. Makakaramdam ka lang talaga ng inggit. Sarah at Barbie, o sige na. Sa'yo ang corona. Kayo na ang swerte. And we're down to our top one! Hot topic din ngayon ang Katnil at ang tuktok mo ni Queen Mother Carla Estrada! Matatandaan natin na very vocal ang couple sa kanilang political stand. Kaya nga affected much ngayon ng fans ng dalawa dahil nag-decide si Queen Mother na tumakbo under ng party list na nag-yes to ABS-CBN shutdown noon. Kinaing ng fans, bakit dead ba ang dalawa sa book ni Queen Mother? Eh di ba nga, may paninindigan daw sila? Ilang fans to rin na nagsasabi na iwi-withdraw nila ang support sa Katniel if itutuloy ng dalawang pananahimik sa issue! Ang hirap din naman ng sitwasyon nila. Mother versus fans, paninindigan versus family. Akala ko sa teleserye lang talaga ang ganern. Sinabi mo pa, sis! Oh well, baka naman soon magparamdam na rin sila ng stand nila sa issue! Katniel, pakigalaw nga ang baso kung naririnig nyo kami! At yan na nga ang 10 nakakalokang pagpaparamdam ngayong linggo! Kami ang antenang sasagap sa mga ganap! Chika Titos!